Oh, hindi ko agad kinukuha. So, kinukuha ko ito pagka mga $200 na o $300. Attention passengers, we've now reached our destination. Hello guys! Welcome po sa Buhay Canada! So and guys, and welcome back to my channel, Team Passes Vlogs. And for today's video guys, ayan, so kaunting kwentuhan lang tayo. So meron lang akong isi-share sa inyo dito na mga bagay-bagay, ayan. So ayan, kita nyo naman guys, nagkakapi tayo. So kasi medyo dito ay medyo magandang panahon, medyo mainit. Pero alam nyo naman, pagka Batanggenyo, so mahilig talaga sa kape. So ako guys, napakahilig kong magkape. Siguro sa isang araw, nakakatatlong beses akong sa kape. Minsan nga, kahit tutulog na lang eh, pag nagustuhan kong magkape eh, nagkakape ako. Ayan. Kasi Batanggenyo eh, so mahilig talaga ako sa kape. So ayun guys. So and for today's video guys, ayun, meron akong i-share sa inyo dito ng mga pag-aibagay about dito sa Canada. Yung mga about sa aming mga pag-groceries, so magkano yung aming mga nagiging budget weekly sa aming mga groceries, so ano yung aming mga nakukuhang mga privilege pag kami ay nag-groceries dito sa Canada. Yun. So ayun guys, kung baga ka sa aking channel at ngayon ka palang nakapanood, this is Team Passes guys. Ayan, huwag mo akong kalimutang isubscribe, ayan, mag-comment, mag-like, at i-hit ang aking notification bell dyan sa baba para palagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Ayan. So yun guys, so kita nyo na, nandito ko sa ano, sa patio namin, sa labas ng bahay. Medyo maingay kasi yung mga ibon, ayan, nagugutom yata, so lumilipad-lipad sa paligid. Tapos dun sa may kabila ay kasi nasa Avenue kami, malapit sa Avenue. So yung ingay nung mga sasakyan, ayan, tapos may aeroplano pa. So yun guys, so haba ako yung nagkakape, so kwentuhan lang tayo. Sarap ng kape ko. Perfect yung lasa. Ayan. So, ayan dito guys sa Canada. So, kami, linggo-linggo kami namimili. Linggo-linggo kami nag-groceries. So, hindi araw-araw. At saka, pag may mga nakalimutan kang bilihin, yun lang. Pupunta lang ako sa sagitla ako sa supermarket. May bibilin lang. Pero mostly talaga nag-groceries ako dito. It's either Saturday or Sunday. Ayan. So sa mga weekend, ayan. And then kasi dito guys, ang talagang puntahan namin na supermarket dito is yung Real Canadian Superstore, yan, na pag-aari ng Loblo Company at saka ng President Choi. So yun ang ano, yun pangalan ng company dito. So kasi itong superstore na to guys, so ma-suggest ko lang, especially nga dito sa nasa Canada. Maganda kasi yung superstore guys, kasi pagka ikaw ay nag-grocery at naka-worth $250 ka, eh meron silang binibigay ng mga free, mga freebies. Actually, naipon na nga dito sa bahay namin eh. So, kailangan ko na ng mga box para maipa-package ko na sa Pilipinas. Pero mo guys, i-share ko lang, napupuno na minsan mga nagamit na namin. May mga binibigay ng mga ice cream, ayan, kung ano-ano mga free. Tapos, ito yung mga pang-barbecue, ito mga pang barbecue na gamit, ayan, mga flavor sauce, ayan, ang dami, di ba? Tapos, ano, meron ding mga binibigay na mga lotion, itong sunscreen protection, ayan, iba-iba, linggo-linggo, iba yung mga nakukuha namin. Mga shampoo, ayan, mga soap, kung ano-ano, ang dami. Sobrang dami talaga ng mga toothpaste, kung ano-ano pa, ang dami. So, ang ginagawa namin, hindi naman namin nagagamit yung iba. So, meron kaming box dito. So, pinupuno namin. So, ipapa-package na lang namin sa Pilipinas pag napuno siya. So, yung iba naman nagagamit na. So, di ba, napakaganda. Kasi, yung aming budget dito weekly sa groceries namin is nagre-range sa $300 pataas hanggang $400 pa nga. So, di ba? So, ganun ang budget ng aming pamilya. So, bali, lima kami sa bahay. So, meron akong tatlong anak. Diba, si Zian, si Ivo, at saka si Enzo. So, mga bata pa. So, talagang pag nag-groceries kami, talagang ang dami kasi mga gamit ng mga bata, mga pagkain. Ayun. So, bukod doon guys, binibigay ng superstore na mga free na ganito,
meron din silang mga points, 'di ba? Tulad naman sa Pilipinas or sa mga ibang mga supermarkets sa ibang bansa, 'di ba? May mga points na i-scan mo lang yung barcode mo, tulad nung sa SM, 'di ba? Yung mga royalty points pa kung ganun. So pakita ko lang itong apps na to, 'di ba? Yung nakikita nyo. Ayan, so meron tayong mga pag in-scan mo siya, naiipon yung points. Ito mo yung points ko, nasa $80 na siya. So malapit na siyang mag 100. So ako hindi ko agad kinukuha. So kinukuha ko ito pagka mga $200 na o $300. So ipapamili mo din ng pagkain dun sa grocery. So bumabalik lang sa iyo, 'di ba? So ang daming points na nakukuha dito sa ano, dito sa Canada. So hindi lang naman superstore, may mga ibang supermarket din dito na nagbibigay ng mga points. Pero kami loyal customer talaga kami ng ano nitong may lamok. Nakalamok. Regular customer talaga kami nitong Real Canadian Superstore na to. So ayun. So napaka magandang maggrocery sa Real Canadian Superstore. Bukod sa mas mababa yung presyo, minsan kasi yung presyo sa Walmart eh mas mababa sa Superstore. Meron din namang presyo sa Walmart na mas mababa dun sa presyo sa kabila. So kung yung i-combine, hindi siya magkatulad ng presyo. Yun. So pumupunta rin naman kami sa Costco, pero madalang kaming mag-Costco. Hindi kami palagi nagko-Costco. Although malayo ngayon kasi yung Costco dito sa aming tinitirahan, pero mas malapit kasi yung Superstore, mga 3 minutes drive lang. Tapos yung Walmart naman, mga nasa 5 to 6 minutes drive. So pumupunta rin kami ng Walmart pag may mga bibilihin, mga ibang gamit na wala, yung hindi available dito sa ano, dito sa Superstore na to. Yun. So ayun guys, na-share ko lang itong buhay namin dito sa Canada about sa aming pagbabudget dito sa groceries. So siguro ang budget nga pag ikaw ay may pamilya dito, so gagastos ka talaga ng mga, sabihin natin kung talagang tipid na tipid ka, gagastos ka sa groceries ng 200 pataas. Pero kami siguro yung $300 nga maliit pa ngayon eh. Meron ditong family na mas malaki pa dun yung kanilang groceries, isang linggo meron pang umaabot ng 500 to 600. So ayun, so hindi naman kami kumbaga budgeted din yung pera namin. So ayun, napapagkasya naman namin, di ba? So depende rin sa income ng bawat isa. Ayun. So nung ako kasi nagsimula dito, nung ako pa lang yun nandito, yung budget ko sa groceries isang linggo siguro kasya na sa akin mga $80 to $100. Dati pa yung pwede. Pero alam niyo naman nagtataas yung mga bilihin, kaya pabago-bago. Yun. Tapos bukod doon guys, dito kasi may binigay yung government ng Canada. Nag-start lang siya nung I think June 8. Lahat dito ng mga fast food na may drive-through, so ang government of Canada ay namimigay ng free mask. Yan. Ito yung surgical mask siya, para makaiwas nga yun sa pagkalat ng ating COVID-19. So ibinibigay na to. So ang maximum na pwedeng ibigay sa isang sasakyan is 10 pack. Ang isang pack ay nagkakalaman siya ng 4 pieces. Yan, di ba? So may mga customer na ayaw kahit alukin mo na ayaw, kasi ayaw talaga nilang magmas. Bahala kayo kung ayaw niyo magmas. So saka niyo ma-realize pag kayo ay nagkasakit na, di ba? So ito nga ay free lang na binibigay din ng Canada until supply last, 'di ba? Kasi pag naubusan na, so wala na. So yan, minsan kahit isang coffee lang yung bibilihin mo, bawa sa McDonald's bibili ka lang ng fries or isang coffee, pwede kang mag-request nitong mask. O 'di ba, marami na ang naipon dito. So ang dami naming mask ngayon. Hindi dati tulad na wala kaming mabilhan nung unang labas ng pandemic, nagkaubusan. So importante. So 'di ba? So ayun guys, ang buhay sa Canada. So nabanggit ko nga yung every Saturday or Sunday kami nag-groceries. So yun, 'di ba? So ganun kalaki yung aming budget sa groceries, 'di ba? So mahal mabuhay sa Canada, pero kung masipag ka, pwede ka namang magdalawang trabaho dito, or marami namang pwedeng gawing sideline, 'di ba? So ayun guys, na-share ko lang itong aming kaunting briefing sa inyo, sa mga nakasubaybay po sa akin about dito sa Buhay Canada. Ayan. So ayun guys, maraming salamat po ulit sa pagsama sa aking vlog na to. At inuulit ko guys,
bago ako magtapos guys, ay i-shoutout ko lang po yung aking mga bagong subscriber. Ayan, so hindi lang bago at saka yung mga nagpapa-shoutout po sa akin. So shoutout pala kay Angeli Bandola, ayan. Shoutout din kay Daniel Olidan, kay Bjoyce 12, kay Michi Soriano, kay Simple Goodhurts, kay Najira Usudan, at shoutout din po sa Solido Family. Ayan, maraming maraming salamat po guys. So yun guys, inuulit ko, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kong kalimutang i-subscribe and mag-comment, mag-like, at i-hit ang aking notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Ayan. Bakit may bumbero? Ayan. Excuse me. Excuse me po. Ayan, maraming salamat guys at bye-bye!